Noong marinig ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, ay kanya ring ikwinento ang panaginip niya kay Joseph. Sinabi ni Joseph ang kahulugan ng panaginip niya, na sa ikatlong araw, siya ay palalabasin sa kulungan upang hatulan ng kamatayan. And after 3 days, ang dalawa ay pinalabas nga sa kulungan at nangyari nga ang lahat ng sinabi ni Joseph. Nakabalik sa tungkulin ang chief butler at ang chief baker naman ay hinatulan ng kamatayan. Subalit, hindi nasabi ng chief butler ang kahilingan ni Joseph sa hari. Kawawa naman. And after 2 years, nanaginip ang hari at siya ay nabalisa at naguluhan sa kanyang panaginip. Kung kaya't ipinatawag niya ang lahat ng mahikero at mga pantas sa Egypt. Ngunit walang sino mang nakapagbigay kahulugan ng panaginip niya. Dito naalala ng chief butler si Joseph. Ikwinento niya sa hari na napakahusay magbigay ng kahulugan ng panaginip si Joseph na minsan nilang nakasama sa bilangguan. Agad ipinatawag ng hari si Joseph at inilabas sa bilangguan. At siya ay humarap sa hari. Isinalaysay ng hari ang kanyang panaginip kay Joseph at ito ang kahulugan ng kanyang panaginip. Ang unang 7 baka na matataba at 7 uhay na mapipintog at mabubuti ay panahon ng kasaganaan. At ang 7 bakang mga payat at pangit at 7 uhay na lanta, pipi at natutuyo na ay panahon ng taggutom. Ibig sabihin ay may magaganap na 7 taong kasaganaan sa Ehipto at pagkatapos ng 7 taon ay 7 taong taggutom naman. At sinabi ni Joseph kay Pharaoh na hindi po ako ang may kakayahan magbigay ng kahulugan ng panaginip, kundi ang Diyos na puspos ng kapangyarihan ang nagbibigay ng kasagutan para sa kapayapaan ng hari.